hours and a half. Yeah, 2.5 hours drive. Kami ay mangingisda. Kasi nainom ko. Sana may makuha kaming ano, may makuha kaming isda. Ang limit is 4 a person, di ba? So sana makauwi kami ng 8. Yung isda ay ang ano, family ng salmon. It's salmon. Pero it's chunk. Hindi ito yung magandang klase ng salmon. It's the lowest grade ng salmon, yung chum. Iaana daw niya, i-smoke niya. Oh, bakit ka mag-go? Smoke niya. Tingnan natin. 2.5 hours for targeting for 4 fish each. So 8. O, go na. Medyo madilim. Ah, no, foggy lang, no? Ayan, no? Foggy lang siya. Lalabas pa lang kami ng Marysville. Punta pa lang, kami ng I-5. Oh, grabe, nakakatakot ang sky, oh. Parang ano, parang may babagsak na ano, parang kumukulo siya na may babagsak na kung ano man. Kailangan natin ng gas. Yung napapala mo sa movie na parang mga ano, yung thriller, yung mga horror movie na may lumalabas na zombie doon. Marami nakatakot mag-drive. Yun yung salamin ko, just in case mag-drive ako mamaya, meron akong salamin. Tuloy makita sa sobrang foggy, oh. Takot mag-drive. Buti na lang, hindi ako ang driver. Meron akong driver. Doing that hat? Oh my
Tapos, magkano mo ibibenta? Same price? Itong isang to, kahit nagda-drive, nag-aano siya nung na mapagkakakitaan. Ay, nako. Sa dami ng anak eh, no? Lahat, ano eh, iniisip na eh. Buti na lang, yung unang-unang anak namin ay yung panganay ay gagraduate na next year. Yay! And then after that, ilang years pa si Kai bago mag-graduate? After that, after next year, in about 2 years or 2 more years, yung pangalawa naman. Yay! Tapos next is Gabby, 3 years more. Ay, nakakatuwa. Nag-iisip ng pagkakakitaan ang mahal ng college, mga bata. Foggy pa rin, no? Foggy pa rin. Foggy pa rin.
uwi mo ng Pinas. Pag doon ka na nanirahan, makikita mo lang doon pag nasa Baguio ka. Makikita ka ng pine tree. Store na yon sa shop, sa office ng ano, it's like a motel, eh full na sila dito. Sana kami mag-overnight para tomorrow fishing again, pero full daw, so mag ano lang kami just for the day, pero we have to pay to fish. I think it's like $20 a person to fish, so dapat may makuha kami dahil we paid $40 and 4 fish a person ang pwede naming iuwi. The hotel is full, so sabi ko, let's just go home. Once we get 4 each, let's go home. The Sunrise Motel and Diving Resort there. Can you see it, guys? The Sunrise Motel Diving Resort. I cannot zoom in. That's the name of the motel here in Hoodsport. Just in case you guys wanna check it out. It's 2.5 hours from Marysville. Kung taga dyan kayo, pero kung taga Tacoma naman kayo, mas mabilis, di ba? Kasi kami nanggaling pa kami sa north, kaya ayun. Na-miss niya kasi pumunta dito dahil last year na-deploy siya. Before that year, hindi rin kami nakapunta because of COVID. So, ang daming restrictions. Hindi kami makabiyahe. So, ayan na siya. Tapos na yata siya magbayad. Mag-start na kami. Tapos, ito yung ano namin, oh. Yung niready niya kanina. Sabi ko, lagyan niya ng cover yung kotse. So, niligan niya kinovera niya ng cloth doon. Nandiyan na yung net namin, yung pole, lalagyan ng isda, extra clothes. Kasi may bala kaming pumunta around Tacoma, so we're gonna change. Raincoat nandoon under the seat. Nakalimutan lang magdala ng snacks, pero it's fine. Bili na lang kami mamaya for lunch. Ang mga bata, umaris kami ng bahay, mga bata natutulog pa, mga 7 o'clock. Yeah, 7 o'clock. They're still sleeping. I think it's only 9, so for sure they're still sleeping. So let's see kung marami tayong makukuhang fish. I'm so excited. Makikita nyo kung paano kami mangisda dito na walang kayak. Hindi namin dala yung kayak namin. Kasi it's by the ano lang, sa shore lang kami magfi-fish dahil yung mga isda, it's just right there. So makikita niyo yun mamaya, okay? See you later. Oh, yay, yay. There's not as much fish. Right, not much fish. Not much fish daw, guys. Let's see.
We're here. I remember we went there with Ronnie before. Ang ganda, grabe. Look at the sky and the water. Ready ni Dennis yung mga ano namin. It's not as much fish as I like it to be, but... Sabi mo madaming fish. There was yesterday. It's low tide, so maybe they'll come up here on high tide. But then again, the nets came out, so... Where's the oysters? Here. I'm gonna go on the other side over there. Come on, come. Oh my goodness. Huh? Tinitingnan niya kung may isda. High tide's at almost like, I guess 150 at high tide. Three years ago, the salmon here. Oh, but it's different time naman yun, no? Yeah, it was a little bit earlier. But they showed up late this year. So they're catching them over at the hatchery. They'll circle them. It's just a beautiful place. Look at that. Let's see kung may makuha tayo today. Okay lang kung wala, pasyal na lang din, no? You're gonna have to battle all that stuff over there. Umiikot naman sila, di ba? Yeah, they go in slopes. They go in big circles. Thank you.
You see that, guys? Ang nilaman tong net mo. Ah, here. Fighting for the fish. Thank you.